Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa araw ng Pentecostes, biniyayaan tayo ni Kristong muling nabuhay. Ipinagkaloob niya ang kapayapaan ng Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad at ang kapangyarihang magpatawad sa nagkakasala sa atin. Gamitin nawa natin ang mga handog nito upang mapatatag ang simbahan ang katawan ni Kristo, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin na at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Oh.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig ni sambayanan sa ipinapahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ang ganap na mga kaloob ng Espiritu Santo bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan na ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na nininirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang atin-ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Frigia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa atin-ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, hindi masasabi ninuman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo.
Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Halina Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami maghusay. Kaibigan patnubay sa amin mananahan ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan ang buhay na mitdangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit na migamuti. Kami gawing matapat sa pag-ibig mag-aalab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa antungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nakakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Sumainyo. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ko ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang araw ng Pentecostes, kung saan pagkatapos na si Jesucristo ay muling mabuhay, na po yung 50 araw na ating pagdiriwang. At ngayon po, pagkatapos na umakyat ang ating Panginoong Jesus sa langit, isusugo niya, o sinugo niya ang Banal na Espiritu sa kanyang maalagad, sa kanyang mga alagad, upang gabayan ito patungo doon sa katapusan, sa kanyang muling pagbabalik, upang hindi maligaw ang kanyang simbahan, upang mapaalala sa kanila ang kabutihan ng Diyos, upang magawa nila ang kalooban ng Diyos. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, ito ay mga biyaya at grasya, regalo ng banal na ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang Espiritu, upang tayo'y mapabanal, upang tayo maging mas matatag sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Balikan lamang po natin yung unang bahagi ng ating mabuting balita. Inyo pong napansin, nasaan po yung mga alagad? Pagkatapos sa Jesucristo ay mamatay, sila'y natipon-tipon saan? Doon sa sinakulo, doon sa upper room. At bakit sila nasa upper room? Hindi dahil matatag ang kanilang pananampalataya, kabaliktaran. Kaya sila nandoon kasi natatakot sila sa mga Hudyo. Bakit? Sapagkat nakita nila ang kanilang Panginoon, ang ating Panginoon na naghihirap. Nakita nila ang Panginoon na dinakip, pinarusahan, ipinako sa krus at namatay. Noong mga panahong iyon, magkahalo ang kanilang nararamdaman. At hindi po siguro ang pananampalataya at kalakasan ng loob. Siguro po kung meron man, napakaliit. Bakit? Sapagkat nakita nila kung paano ang ating Panginoon ay naghirap at namatay. Alam natin na ang kanilang paniniwala na Jesucristo ay ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Tagapagligtas bilang isang political leader. No? Pero mga minamahal kong kapatid, nung sila ay nasa gitna ng kanilang mga takot at pighati, nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo. At ano ang dala ng ating Panginoon sa kanila? Kapayapaan. Sabi ng ating Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. At ibinigay niya ang kanyang Banal na Espiritu. At pagkatapos nito, alam natin kung ano yung nangyari. Lahat ng kanyang mga alagad, no, maliban sa isa kay Juan, lahat naging martir. Bakit? Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, lumakas ang kanilang loob. Hindi na nila iniisip ano yung mangyayari sa akin. Kapag ipinahayag ko itong katotohanan ito, wala nang halaga sa akin ang buhay. Wala nang halaga sa akin kung ako'y mamatay sa pagpapahayag nito. Bakit? Ipinaunawa sa kanila sa pamamagitan ng Banal na Espiritu kung ano yung mas mahalaga. Kung ano yung dapat na pinagtutuunan ng pansin, no, sa buhay na ito. No? At ano yun?
kailangan nakatuon, nakatingin parati doon sa huli. At ano yung huli? Ano yung kapalaran natin? Ano yung end? Ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, no, bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano na sumusunod sa ating Panginoon, napakahalagang ma-recognize natin itong mga biyayang ito sa ating buhay. No? Meron pong regalo ang Banal na Espiritu, meron pong ibinibigay sa ating mga biyaya ang Banal na Espiritu, ang bunga ng ating panalangin sa pamamagitan ng paglapit sa Banal na Espiritu, at ang lahat pong ito ay tinatanggap natin sa ating binyag at pagkatapos pinagtitibay ng kumpil. Kung tayo lamang po ay nakahandang tumanggap sa mga biyayang ito, wala pong kahit anong problema yung hindi natin kayang lagpasan. No, hindi po natin iisa-isahin yung fruits at saka gifts of the Holy Spirit. Tingnan nyo na lamang po, lahat nandoon. No? Lahat nandoon upang paglabanan natin, makayanan natin anumang pagsubok na darating sa ating buhay. Pero tatanungin niyo po ako, no? Eh Father, bakit ganun? Kung tinanggap namin ang mga biyayang ito mula sa Diyos, ang Espiritu Santo, bakit mayroong mga pagkakataon sa aking buhay na parang nandun na ako sa bingit, no, ng pagtalikod at pagkabigo, no? Nandun na ako sa punto na ayoko na, na parang wala ng pag-asa. Ang tanong po, nakahanda ba yung ating sarili? Tunay bang ating Panginoon ang pinagkakatiwalaan natin? O gumagawa tayo ng mga paraan na maaring hindi maka-Diyos na patuloy na humahadlang upang matanggap natin ang mga biyayang ito ng Espiritu Santo? Kaya ang mga minamahal kong kapatid, importante na ma-recognize natin itong mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Narinig po natin sa ating ikalawang pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, ano yung kanyang sinasabi? Tayo bahagi ng iisang katawan. Ang ating ulo ay ating Panginoong Jesucristo at ang bawat isa ay mahalaga. Ulitin ko po. Ang bawat isa, ang mga biyaya, ang mga talento na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay mahalaga. No? Ikinumpara ni San Pablo sa isang katawan. Hindi mo pwedeng sabihin na mas mahalaga ang mata kaysa sa tenga. O mas mahalaga ang daliri kaysa daliri sa paa. Ang bawat isa ay may function sa katawan. At kapag nawala ito, maraming mga bagay tayong hindi magagawa. Ganun din ang ating mga talento, mga minamahal kong kapatid, ang mga biyayang tinatanggap natin sa Diyos. Pwedeng iisipin natin, yung aking natanggap na biyaya ay maliit lamang kumpara sa biyayang natanggap niya. Hindi po totoo yun. No? Gawa-gawa yan ng demonyo na gustong sabihin sa atin na huwag mong gamitin yung talento na ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi po. Tandaan po natin, gaano man natin tignan na maliit ang ating talento para sa Diyos, napakalaki niyang biyaya. Lalo na mga minamahal kong kapatid, pag ito ay ninunourish natin, pinagtitibay natin, pinalalago natin. Kasi mga minamahal kong kapatid, gaano man natin tignan, gaano man kalait ang tingin natin sa ating mga talento, kapag ito'y nakapagpabago ng ating kapwa, no, tayo ay nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ay naging instrumento ng ating Panginoon. Yung ating mga biyaya ay naging daan upang maligtas yung ating kapwa. Sa kabilang banda, mga minamahal kong kapatid, kahit gaano kaganda ang iyong regalo, kahit nag-speak, na gaano ka pa, sasalita ka ng mga iba't ibang lengguwahe, diba, isa sa regalo ng Banal Espiritu yan. Pero, yung mga nakakasalamuha mo naman, napapasama ng dahil sa'yo, walang halaga yang. Baka yung regalong iniisip mo mula sa Diyos, hindi pala mula sa Diyos. Nag-speaking in tongues ka, akala mo ito'y mula sa Diyos, yung pala sa kalaban niya. Bakit? Sapagkat yung biyaya, yung grasya, yung regalo,
hindi nagbunga ng paglapit sa Diyos ng iyong kapwa. Pero kahit na maliit, pag ito'y nagdala sa aking kapwa sa kabanalan, tagumpay ang Diyos. Sa kabilang banda, kung malaki at ito'y naglayo ng iyong kapwa sa Diyos, walang halaga yung biyayang iyan. Baka hindi yan mula sa Diyos. Baka sarili mo lang yan. No? Ika'y nagmamalaki lang. No? Ika'y nagmamarunong lang at nagmamagaling sa harap ng Diyos, pero sa totoo lang, hindi ka naman talaga nagtitiwala sa mga biyayang ito dahil nagtitiwala ka sa iyong sarili. Mga minamahal kong kapatid, ang Banal na Espiritu ay regalo ng ating Panginoon sa ating simbahan. Tingnan niyo po, narinig natin sa unang Narinig natin sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, ano yung kanilang karanasan. Magkakaiba sila ng pinanggalingan at lengguwahe, ang magkakaiba sila ng lengguwaheng sinasalita, pero nagkakaintindihan sila. Ganun din ang mga biyaya at grasyang natatanggap natin sa Banal na Misa. No? Ang ating mga biyayang natatanggap sa Banal na Espiritu ay katulad ng kanilang karanasan. Naiintindihan natin at naunawaan natin kahit pa ang limitasyon nito ay ang salita o yung lingwaheng binabanggit. Sapagkat ang ating Panginoon, ang kanyang Banal na Espiritu ang patuloy na gumagabay sa kanyang simbahan. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, ang panahong ito, pagkatapos isinugo ng ating Panginoon ng Banal na Espiritu, ay panahon ng Espiritu Santo hanggang sa kanyang pagbabalik. Tayo'y gagabayan ng kanyang Banal na Espiritu upang ang bawat isa sa atin ay hindi maligaw ng landas. O, tingnan niyo po, yung katuruan ng ating simbahan, yung karanasan ng mga alagad, yung importanteng katuruan ng pananampalataya hindi nagbabago. Bakit? Sapagkat ito ay turo ni Jesus. At dahil sa Banal na Espiritu, hindi ito nagkakaroon ng kahit anumang additional na masama. Diba? Maraming mga heresy na dumating sa simbahan, pero nagpagtagumpayan ng simbahan ng mga bagay nito, itong mga maling turo, sa kaninong pamamagitan? Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya consistent yung ating pinaniniwalaan, yung pinaniniwalaan ng mga alagad, yung kanilang karanasan mula kay Jesus, yun din yung ipinasa sa atin. Hindi katulad ng mga maraming ibang relihiyon. Minsan ito ang paniniwalaan ng ganitong taon, pagkatapos, hindi na ito ang pinaniniwalaan. Bakit? Sapagkat hindi nagmumula sa Diyos ang turo. Kanino nagmumula ang turo? No, sa kanilang sarili, sa kanilang sariling interpretation. Tayo, nasa atin ang magisterium, tayo ginagabayan ng simbahan upang ang ating pangunawa ay maging tapat doon sa pinaniniwalaan ng mga alagad. At ang lahat pong ito ay biyaya ng Banal na Espiritu. Kaya nga po tayo nagpapasalamat at patuloy dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang Banal na Espiritu upang patuloy tayong gabayan at dalhin sa buhay na walang hanggan. E ano naman po yung kailangan natin gawin bilang mga tagasunod ng ating Panginoon? Gamitin ang mga biyayang ito upang makapagpabago ng ating kapwa, upang makapagpabago ng ating sarili, upang makapag-akay tayo ng ating kapwa sa buhay na walang hanggan. Pag nagawa po natin ito, tagumpay ang Diyos. Tunay na nananahan ng Diyos sa ating mga puso. Tunay na nananahan ang ating Banal na Espiritu sa ating mga kalooban. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko, mga kapatid, hilingin natin sama na isugo niyang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating mga kahinaan at upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihan maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay maipahayag sa buong sanlibutan at nang ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo at kay Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumaon na. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Atin rin pong ipagdasal ang lahat na nagpamisa at ang lahat na mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, pakinggan mo ang iyong sambay ng natitipon sa pananalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibaguin mo kami katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagang noong unang Pentecostes. Sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin
ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay sinawalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahain ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning na marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo, Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal na ng tinubos na bansa ikaw ay dinadakila, Espiritu'y lumilika na nagkakaisang diwa. Kaya kaisa na mga anghel nagsiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, rin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Muli din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagaw at alang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan ko ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Bispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginabat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabirang Maria ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na bugupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilin na mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilis lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananibigan na nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalatayin na anyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po. Jesus.
Ang lahat po ay inayayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapakanakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ngayon sa sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan, ng iyong pagkapalang kaloob sa amin na iyong panatilihin upang laging masaganang dumalo yung Espiritu Santo at ang aming pinagsaluan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad kapag lubos sa sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayong nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat, Alleluia, Alleluia. Dios.